ano ba? Sus ko, baka mamaya malaman na naman to ni Mama eh. Baka mamaya kung ano mangyari pa. Ay! Ay! Kumami, si Karin mo! Hello? Hello, Honey Bunch. Kamusta si Marcos? Okay na siya. Na-rescue. Na-revive. Stable na siya ngayon. Ay, Diyos ko, salamat, Mami. Okay na daw si Marcos. Oh, my God. Thank you, Lord. Thank you. Pero meron pa tayong isang problema eh. Si Yvonne. Nung nakita niya si Marcos, walang malay. Nag-collapse. Ano? Nag-collapse si Yvonne? Ha? Ay, Diyos ko. Anong nag-collapse? Uy. Dahil daw sobrang stress. Hindi natutulog, hindi kumakain. Pero pahinga lang daw. Oh, magiging okay din siya. Oh, sige. Basta dadalaw ako dyan sa ospital. Dadalawin ko agad si Ivan tsaka si Marcos asap. Oh, sige, bye-bye. Sige, bye. Ako, Doris, thank you. Mabait pa rin si Lord sa akin. At least nabuhay si Marcos. Mami, buti na lang okay si Marcos. Kasi kung hindi, habang buhay mong dadalhin ng konsensya mo yan. Sipin mo, dahil sa pakikipagkaibigan mo kay Lucy. Lucy? Sinong Lucy? Si Lucifer, yung best friend mo. Sa pakikipagkaibigan mo sa kanya, pati yung batang walang kamuang-muang nadamay. Oo na. Kasalanan ko na. Nabulagan lang naman kasi ako doon sa babaeng yun eh. Kasi for the first time, natuwa ako na meron akong kaklose. Eh kasi naman ikaw, hindi mo naman ako kinuklose. Pati si Yvonne, may sarili kayong mundo eh. Pero, na-realize ko, hindi na ako magpapagamit doon sa user-friendly na witch na yun. Pero mo pati bata, dinadamay sa away ng matatanda. Kahit hindi kami close ni Yvonne, hindi naman kasing sama ni Janine. So simula ngayon, Team Yvonne na ako. Talaga, Mami? Promise yan? Promise, Doris. Doris, I'm sorry, ha? Na-realize ko kasi na talagang nagpabulag lang ako sa kabongga tsaka sa kayamanan ni Janine eh. Pero money is not everything. Kasi ang mahalaga pala yung safe and peace of mind ng pamilya. At the end of the day, tayo pa rin yung importante, yung pamilya. Di ba? Sorry ha. Sa mga nagawa kong kaguluhan. I feel so bad. Dali! Yes! Galing ah! Galing mo naman dito? Uy, pero anak, last game na natin yon. Sorry ah. Hindi ka pa masyado magaling. Baka hindi makabuti sa mata mo. Kaya next time, be careful ha, para hindi ka na-aksidente ng ganyan. It wasn't an accident po, Daddy. Sinadya po ng Marcos na yun, na-i-push ako. Marcos? Si Marcos po yung anak po ni Papa Victor. Bad po talaga siya, Daddy. Kasi bad po ng mami niya. Hayaan mo. Next time, baby, pag may nang-away sa'yo, ipaalam mo kaagad sa akin, ha? Okay? Huwag kang mag-hesitate sabihin sa akin, ha? You know what? Akin na tong phone mo. Ilalagay ko yung number ko, ha? Isisave ko dito. Para anytime, pwede mo akong tawagan. Yeah. Lion King po, Daddy. Para kahit nasan man ako, isang tawag man lang sa akin, mabilis akong darating as fast as a lion to save you, okay? Hmm? Baby, I have to go na. Ha? Don't forget to text or call me, okay? And always remember, Daddy loves you so much, okay? Bye, baby, I love you. Anak, meron bang ibang daan palabas dito sa room mo? Hoy! Audrey, sino kasama mo dito? Ha? Huh? What's your problem, Yaya? Problem? Eh, parang naririnig ko na may kasama ka dito. Ang iba eh, may kausap ka. Kausap ko pa si Dada. Tapos sabi po ni Dada kay Didi, nasabi po sa akin ni Mami, pupunta daw po kami ng Disneyland. Ah,
siya, magpahinga ka na at nang gumaling ka agad yung mata mo. Yan, si Dada ang in. Nag-email si Michelle sa'yo? Wow, pare. Alam mo, kilala ko yung si Michelle, ha? Hindi yan magre-reach out sa'yo kung wala yan talagang balak na makipagbalikan pa sa'yo. Kaya ako sa'yo, pare. Kalimutan mo na yan si Yvonne. It's not that easy. Pare, madali lang. Kung ibubulat mo lang yung mga mata mo. Sorry to say this, pare, pero hindi ka talaga sasagutin ni Yvonne, eh. Kasi si Yvonne yung tipo ng babae na walang second marriage. Kaya tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Na-stuck ka na sa friend zone. At hanggat nakapark ka dyan sa friend zone na yan, pare, hindi uusad yung relasyon nyo. Kaya ako sa'yo, umulat mo na yung mga mata mo, pare. Magising ka na. Natutuwa ako na dinadanas ni Yvonne yung takot ko sa nangyari kay Audrey. Dahil sa kasalanan ng anak niya. Masaya ako na nararanasan niya lahat. Lalo pa ngayon na hindi niya alam kung buhay o patay ang anak niya. Pero Janine, hindi naman tama na mamatay yung bata dahil lang sa sinaktan niya si Audrey. Sana naman gumadjet ka na dyan sa galit mo dahil nakakasama yan sa ganda mo pati sa kalusugan. Ma'am, mawalang galang na ho, ma'am. Ay, naiwan niyo po yata ito eh. Nakita ko po sa kwarto ni Audrey. Tapos na po yung client meeting ninyo. Audrey, may gusto akong itanong sa'yo. Gusto ko maging honest ka sa akin. Okay po. Saan galing ang picture na to? Alam mo na masama magsinungaling. Lalo na kay Mommy. Saan galing ang picture na to? Audrey. Kay Daddy po. Si Del. Napunta po kasi siya kanina dito, Mami. And then, he showed me that photo na sobrang saya niyo po. Sabi po niya sa akin, kayo daw po yung pinakamabait na love niya. The sweetest girl he loved. Love na love ko daw po niya, Mami. Hindi mo na dapat kinakausap at pinapapasok dito si Del. Nakakalimutan mo na ba yung panggugulo na ginawa niya? But he's still my daddy, di ba? Oo. Pero matagal na siyang walang puwang sa buhay natin dahil iniwan niya tayo. Iniwan niya tayo. Kaya wala na siyang karapatan na bumalik pa sa buhay natin kahit kailan. Naiintindihan mo? Mami. Anak, hinihintay ka na ng anak mo. Buhay na buhay si Marcos. Hindi si anak ko. Siguro sa sobrang hirap, bumigay na yung katawan ng anak ko. Mamang, huwag po kayong mag-alala. Magigising din si Yvonne. Sabihin na lang natin na nakalive siya ngayon sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ay, hindi na naman po kasi biro-biro mga naranasan ni Yvonne, Mamang, eh.
Ano, di naman magkakaganyan si ate kung hindi sa Janine na yan eh. Buti ba tapusin natin lahat to? Patutumbay ka na yung Janine na yan para matapos yung kalbaryo ni ate. Buti pang ako yung criminal kasi si ate. Shhh! Hey, ano ba? Hat ka na naman. O eh, paano pag ikaw na kulong? Paano ako? Hindi nadadaan sa init ng ulo ang lahat. Dami ng problema ng ate mo, huwag mo nang dagdagan. Salamat sa inyo. Kahit papaano napabawasan ang paghihirap ng anak ko. Wala pang tao dito. Makita man lang nilang nagbago na ako. Ay! Ate Sonj! Pinagluto kita, oh! Kasi since kinasal si Ason, eh itong bagong training mo si Ayet, hindi pa marunong magluto yan. Kaya eto, ayan. Yan. At saka, fruit plates para healthy, walang taba, walang cholesterol. Eto pa, calamansi with konting sugar lang para healthy. Tsaka, ako na rin magpapainom ng gamot sa'yo. Tsaka, nilinis ko na rin yung ano ha, yung kwarto mo. Pinalitan ko yung kubrikama, tsaka yung kurtina, mint green ang nilagay ko para malamig sa mata. At saka madali ka makatulog. Maganda yata, Dizon mo ngayon, Daria. Hindi lang maganda, Ate Sonj. Magandang maganda. Para bang... namulat na ako sa kakagagahan ko. Alam mo yon, it's like a new life. It's a new day. Parang lumiwanag sa akin lahat. Kaya nga gusto kong... Magmadre. Magmamadre ka. Hindi naman, Ate Sonj naman, OA naman. Close lang. Gusto kong magsimba itong linggong to. Tsaka gusto ko pag medyo mabuti-buti na yung pakiramdam mo. Sama ka sa akin, ha? Punta tayo simbahan. Umaupo ka dyan. Eto. Eto yung ballpen at papel. Okay. Isulat mo dyan lahat ng mga kinain at ininom mo ng buong araw. Ayan. At baka sakali pag pinakain natin yan dun sa mga may itim na budhi na tao dito sa mundo, magbago din sila katulad mo. At itim ang budhi agad? Sobra ka naman. Nagbabago na nga yung tao eh. Ikaw kaya ang masama. Ayan, ikaw magsulat kung anong kinain ko. Sulat mo dyan. Hilaw na kamote, gumamela na pula, kasama pa yung tinik. Tsaka bayabas na hilaw. Pakibigay naman to sa mag-ina ko. Ito kay Yvonne. Marcos, matagal ko siya hindi nakikita eh. At sigurado ako, matagal lang ba ulit. Alam ko naman yung utos ng korte kay Yvonne na hindi siya pwede lumapit sa akin. Siyempre, si Marcos, ayoko rin mamulat na asa kulungan ako. Kaya dyan man lang, naparating ko yung gusto kong sabihin sa kanila. Iyan mo, pare, makakarating yan. Pero, pare, meron sana akong gusto sabihin sa'yo eh. Kaya ako lang ang bumisita sa'yo. Si Yvonne tsaka si Marcos. Nasa ospital. Ospital? Lahat ano nangyari? Janine! Ay, naku. Finally, may nasagap na rin akong balita dahil doon sa pangungulit ko sa mga taga-barangay. Ano? Tungkol doon sa paghulog ni Marcos excavation site? Ayon dun sa witness ng nasabing event, yung bata daw, buhay. Si Yvonne, hinimatay. So, thank God, alive na alive pa rin at si Yvonne. At natutuwa ka na buhay si Marcos. Janine, bakit naman hindi? Gusto mo talaga maging kriminal? Alam mo, ikaw ang masisisi nito, dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi tatakbo si Marcos at hindi mahuhulog dun bakit sa hukay. Bakit ako? Anong ginawa ko? Wala naman akong masamang intensyon sa kanya. Kaya ako siya pinadala kay Tita Daria dahil gusto ko siyang dalhin para mag-sorry kay Audrey. Yun lang. Hindi ko naman kasalanan na tatakbo siya doon at mahulog siya doon, hindi ba? Mabuti nga sa kanya. At sana, hindi na rin magising yung nanay niya. Janine, alam mong maling-mali yan sinasabi mo? Hindi ikaw yan. Yan yung puso mo na galit na galit ang nagsasabi niyan. Hindi ikaw! Ako pa rin to. Nilamon man ang galit ang puso ko, ako pa rin to. Galit na tinanim nila sa akin. Sila ang nagtanim, sila rin ang aani. Una kami ni Yvonne lang. Ngayon pati si Marcos. Bakit dito po pwede?
Kailangan ako na mag-in ako. Kailangan na ma-apply sa higher court ang kaso ko, Gary. Louie, tulungan niyo naman ako. Tulungan niyo akong gawin ang lahat para lang makalaya ako dito. Kahit magkano mag-asas mabayaran ko, handa akong bayaran. Siyempre naman, pare. Tutulungan ka namin na ma-apply yung kaso mo sa higher court. Pare, nangangako rin ako na tutulungan kita. Pero kailangan natin ng matinding ebidensya para pumanig sa'yo ang Court of Appeals. Kasi kung wala, posibleng mabswelto ka. Attorney, ngayon nakakulong na si Victor. Gusto ko rin umusad na ang kaso ko kina Yvonne. Nakaschedule ng hearing ng alienation of affection case laban kay Yvonne within the coming weeks. Hindi na lalampas na isang buwan ang paghihintay natin. Good. Kapag ba hindi nakapagbayad si Yvonne ng danyos, ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Makukulong ba siya? Well, kapag hindi niya nabayaran, pwedeng exhaust ng korte na bayaran ni Yvonne ng danyos by seizing her property. Pero kapag hindi niya pa rin ito binigay, pwede natin siyang habulin. And in to some extent, yes, maaari siyang makulong. Uy, Mars, sabihan kaya natin si Albert sa nangyari kay Marcus. Lalo-lalo na yung kay Yvonne. Ba't kailangan pa sabihin, hindi naman yung BF ni Yvonne, no? Hindi nga BF, pero BFF, as in boyfriend-friendan. Aminin mo, once upon a time, naging mentor sila. Oh, hindi lang talaga sinagot ni Yvonne dahil pinigilan niya yung feelings siya. Pero in a perfect world, perfect match sila. Eh, hindi nga sinagot, so ba't aabalahin mo pa? Put that phone down right now. Stress ka, nagka-clash of titans ako. Clash titans mo yung mukha mo, tinitext mo si Albert, nakikita ko. Ikaw talaga kahit kailan team Albert ka. Eh, ano nga yun? I'm proud of it. Teka. Siguro Team Victor ka? Never. May pipiliin akong team siguro, Team Marlo na lang. Sabi ko na nga, may boto ka kay Bico eh. Tigilan mo ako. Wala akong team-team. Team Victor, Team Albert, Team Marlo. Yung mga lalaki pare-pareho yan. Oh, yung si Albert, I'm sure merong skeleton na the closet yan. Yung jowa mo, si Marlo, napaka-immature. At yung si Victor, Diyos ko. Makati pa sa gabi, eh mas complicated pa sa status, complicated sa Facebook ang buhay niyan. Kung mamimili ako ng team, team siya kay Mibo na lang. Tataya ko na lang sa friendship. Mas forever pa. Aww, thank you for the friendship. Pero sabihan pa rin natin si Albert, ha? Na-send ko na eh. Ikaw talaga kahit kaya lang kamperat ka, inaksayo pa yung laway ko sa pagpapaliwanag sa'yo. I-detext mo rin naman pala. Gusto mo ba sagin ko to? Send na. Sandra? Yes, sir. I'd like you to arrange me a round trip ticket to Manila. Urgent. Okay, sir. Lalaya ako dito. Hindi ka magtatagumpay, Janine. Hindi ka magtatagumpay. Marcus, alam mo, binilang kita lahat ng paborito mong kumakain para gumaling ka agad ang miss na naming superhero, di ba? Miss ko na rin po kayo. Tsaka si nanay, miss na miss ko na rin po siya. Sabi nga po ni Tito Gary, nagpapahinga lang daw po si nanay. Nabago daw po si nanay sa nangyari sa akin. Tumatiming lang yung nanay mo para pag magaling ka na, bibisitahin ka niya para makapag-bonding ka na malapit. Di ba? Stick yun, di ba? Stick po yun, Tito Parts. Kain ka na. Kaya na. Marcus. Ito, Gary. Musta? Daan-daan na ang kain. Baka magising macho mo si Dugari mo, ha? Huh? Ay, may bibigay pa sa'yo tatay mo. Asero. Galing po kay tatay. Yes. Marcus, anak. Kamusta na halaga yun ang nanay mo? Napalitan ko nangyayari sa'yo. Anak, huwag mo nang ulitin ang iwanan ng nanay, ha? Kailangan ka niya. Alagaan mo siya, protektahan, at pasayahin. Mga bagay na hindi ko na bibigay sa ngayon. Nakapagbong lalahanin dito, ha?
Dahil okay lang ako. Ang intindihin mo, ang sarili mo, at ang nanay mo. Huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob, ha? Marami nang sakripisyon nanay mo para sa ating dalawa. Kaya anak, sulian natin yun, ha? Hindi ka dapat susuko sa problema. Huwag kang panghihinaan ng loob. Dahil walang ibang makakapit ang nanay mo kundi ikaw. At anak, sa lahat ng pagsubok sa pamilya natin, huwag mong kakalimutang ngumiti. Dahil masarap pa rin ang mabuhay. Marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat. At isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Diyos ay ang pagkakaroon ng isang anak na katulad mo na hindi nagkasawa na magmahal. Anak, ipinagmamalaki kita. Ikaw at ang nanay mo ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay at hindi ako nawawalan ng pag-asa na muli tayong magkasama-sama. Anak, mahal na mahal kita. Huwag na wag mo yung kakalimutan. Love, Tatay. Sir, you already booked for Manila. Your flight is at 7:50 a.m. tomorrow. Okay, thank you. Okay, sir. Hello? You sound so uptight. Busy? As always. Who's this? Has it been that long? Nakalimutan mo na yung boses ko. Albert. Albert, this is Michelle. Good morning. Saan yung room ni Yvonne Aguiluz? Kano ano niyo pa yung pasyente? Kaibigan. Room 248 po. Salamat. Sigurado ka bang iiwan natin si Yvonne? First 5 minutes, babalik na tayo. Kakain lang tayo. Ano ka ba? Sige, sabagay. Naiihi din ako si Ara ko. Tsaka talaga bang pupunta si Albert? In fairness, sa konti na lang Team Albert na ako. Eh, kahapon lang. Kani-kaninong team ka, katikatihan ka talaga.